Yung tunay na gantimpala ang binanggit ng ating Panginoon. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. So, maraming mga tao na hanggang ngayon ay hindi kinikilala at hindi Panginoong Hesukristo, si Jesus Christ. Let's go muli mga kapatid. Tayo ay magsama-sama sa kanyang salita. At muli, purihin natin ang kanyang pangalan sa kanyang kadakilaan na hindi niya tayo pinababayaan. Muli, bumabati po ang inyong lingkod saan man ng sulok ng mundo ngayon. Nawa, kasihan tayo ng ating Panginoon Diyos. At ngayong umaga at araw na ito, muli nating bigyang pansin ang kahalagahan ng isang Panginoon na siyang magbibigay ng gantimpala at tagumpay ayon sa ating mga nagawa. Pero tingnan po natin kung tama ba yung intention natin na magandang loob. Baka naman sa ganitong pagkakataon ay ang ating mga sarili na ang ating naitataas at yung Diyos ay nawawala na dun sa tama at dapat natin gawin. Ang banal na kasulatan sa Mateo chapter 10 verses 40 hanggang 41 na ganito ang sinasabi. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta. At ang tumatanggap ng isang taong matuwid dahil siya ay matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliit na ito dahil siya'y alagad ko, siya'y tatanggap ng gantimpala. Pagpalain tayo ng Panginoon sa salita na atin ay bibigyan ng pansin. Lahat naman tayo naghahangad ng gantimpala. Meron niyang mga, usually sa mga Christmas gathering o sa mga reunion o sa iba pang mga sikat at popular na mga grupo o samahan ay merong mga parapol. Hindi ko ba? At dito sa mga rapol na ito, lahat ay nag-aasam kung ano ba ang kanyang makukuha. Pero lahat tayo, maging ako, pag sumasali dito, ay gusto ko yung grand prize. So wala namang sumali sa raffle na sinabi natin na okay lang kahit wala. O kaya ka nga nag-intention sumali, sumama, naki-join dahil nag-aasam tayo. So yung Panginoong Diyos ay meron din siyang gantimpala, pero hindi ito raffle. Ito ay tinatawag natin na makikita na natin at sinabi na rin ng Panginoon kung ano ang dapat nating gawin. Kaya nakatitiyak tayo kung ano nga ba yung ating gantimpala, unlike dun sa mga may mga parapol. So kaya sa ang binanggit dito, ang tema natin ay tunay na gantimpala. Yan, mayroon pa palang hihigit dun sa mga material na bagay na gantimpala natin. Usually, talaga naman yung ating mga mata ay namumulaklak pagka sa material na bagay ay nakikita natin, especially sa mga rapports na binanggit natin. Pero dito ay yung tunay na gantimpala ang binanggit ng ating Panginoon. Tingnan po natin kung ano nga itong tunay na gantimpala na ito. So again, shout out sa lahat ng ating mga subscriber, ating mga viewer, ating mga supporter sa channel po natin. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos at mayroon tayong aim sa channel na ito kung bakit tayo nagpapatuloy.
So, ang unang puntos po ng ating bibigyang pansin ay ang pure gift. Tinatawag na tunay na regalo. Ayan. So, pagka regalo, Christmas, regalo, may birthday, may okasyon, may special day, regalo. So, tingnan po natin kung ano yung pure o yung tunay na regalo na binabanggit dito sa verse 40. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. So, ibig sabihin, may pinadala ang Panginoon. At may pinadala ang Panginoon, hindi natin alam kung ito nga ay galing sa Panginoon. Halimbawa, may dumating sa inyo o hindi natin kilala, pero ito ay mayroong magandang motibo. Pero tayo, nagdadalawang isip tayo kung ito ba ay baka mangungutang. O kaya naman, baka ito'y maniningil. Naku, delikado po tayo. Pag maniningil ito, kailangan double check natin kung meron niya tayong nautangan. Baka ito yung ipinadala ng kumpanya o kaya ng isang samahan ng maniningil. Medyo talagang kakabahan po tayo. Pero kung ikaw naman ay ramdam mo na wala namang maniningil sa iyo, siyempre, accommodate natin itong ating bisita na ito. At tatanungin natin sila. O baka naman mamaya, yan si Pastor. Si Pastor yan, yung bagong lipat. Anyway, congratulations sa mga bagong lipat ng destino at saka dun sa mga dati o na-retain sa kanilang mga destino, ay pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. So, minsan ang nakalulungkot ay pagbagong lipat ay may sasabihin ng mga miyembro. Ng mga miyembro. Nakaway, ito ba yung pastor na ngayon? O kaya sasabihin, ay, welcome pastor. O kaya may ibang tao na, welcome po kayo. So, iba't iba ang ating reaction. So, may pagkakataon ipinapadala ang ating Panginoong Diyos, pero iba't iba ang ating reaksyon. Pero kung ikaw ay tunay na mananampalataya, dalawang kamay mo siyang tatanggapin sa iyong bahay, sa loob ng bahay. Pero take note po, mag-ingat po kayo sa mga modus ngayon. Kaya iba po yung nasa Panginoon. Meron pong gift para dyan, para ma-discern po ninyo kung anong klaseng tao meron siya. Kaya kung malapit kayo sa Panginoon, iwas po kayo sa anumang modus. Pero kung malayo kayo sa Panginoon, mga kapatid, maya't maya, matadali tayo ng modus at mga budol-budol. Kaya saan ka pa? Kaya sa Panginoon kayo. Kaya sabi rito, sa verse 40 ay, kung tinanggap natin ng isang tao dahil sa isinugo ng Panginoong Hesukristo, maliwanag pong binanggit, ay tinanggap na nga natin ang ating Panginoong Hesukristo, lalo kung dala niya ang salita ng Diyos. Ngayon, kung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo na binanggit din dito, ay yung tinanggap din natin yung nagsugo doon sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, dito po pumapasok ang tinatawag na pagkilala natin sa ating Panginoong Hesukristo. Although maraming mga tao na hanggang ngayon ay hindi kinikilala at hindi kailanman kikilalanin ang Panginoong Hesukristo, si Jesus Christ. So kaya, kung kayo at ako ay naniniwala po na ang Panginoong Hesukristo ay ipinadala ng ating Panginoong Hesukristo, Panginoong Diyos Ama na nagsugo sa ating Panginoong Hesukristo ay purihin ang Panginoong Diyos. At ipagpatuloy niyo po ang ating panunood ng ating video na ito dahil tayo po ay kumikilala sa Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo, tinatawag po na Trinitarian. So,
At dito po ay pinakita na kung paano natin tanggapin at para sa mga isinugo ng ating Panginoon Diyos. Dahil tayo po ay may kakaibang gagawin at meron din po silang gagawin sa buhay natin. So, yung una, pure gift. Tunay na regalo yung pinadala ng ating Panginoon Diyos. Kaya kapatid, huwag ka na mag-aalinlangan. Kung sino man may dala ng mabuting balita sa iyong bahay, sa iyong pamilya, yan po ay tunay na regalo ng Diyos. Mapalad po kayo dahil ang Diyos nagpadala sa inyo ng kakaibang regalo. Hindi po regalo ito na nauubos o nawawala o maganda lang sa paningin. Ito po ay kaling at mumula at lalago sa ating mga puso. So, number one, number two, did you send? Natin, pinadala ka ba? Ikaw nga ba? So, kung pinadala ka, ito naman ay para sa mga nagpunta o pinadala ng Panginoon Diyos o sa ibang lugar, sa ibang bahay, sa ibang bayan, sa ibang bansa o kung saan ka man, sa maraming tao, kung basta sa lahat ng may naaabot na tao, pinadala ka ba? Ang tanong, mabuti ba o masama ang iyong nais doon sa pinuntahan mo o yung pupuntahan mo? Sa verse 41, sabi, ang tumatanggap sa isang propeta, dahil sa ito'y propeta, ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta. At ang tumatanggap ng isang taong matuwid, dahil sa isang matuwid, tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Dito minsan pumapasok yung, di ba, sabi natin, ako, kung anong kausap ko, ganun din ako. Kung mabait siya sa akin, mabait ako sa kanya. Hindi po ba? Kung gagawan ko siya ng masama, gagawan ko rin siya ng masama. Hindi po ba ganito yung ating nagiging attitude minsan? Pero, ang Panginoong Diyos, sabi nga sa banal na kasulatan, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ibig sabihin, huwag mong gagantihan ng masama, ang taong gumawa sa iyo ng masama, dahil alam ng Panginoon ito. Pero minsan ay sinasabi natin ay yung kung mabuti ang tao sa akin, mabuti rin ako. Pero yun para sa tao, na attitude ng tao. Pero ang Panginoon lagi pa rin ini-insist sa atin, gumawa tayo ng kabutihan. Depende na lang ito sa tao na pupunta diyan. So kaya ngayon, ano ba ang intensyon ng taong ito? Kung ang taong ito ay merong masamang intensyon, mga kapatid, andun pa rin yung ating paggawa ng pagbalik ng kabutihan, dahil alam natin ng Panginoon ay hindi niya tayo pababayaan. At take note dun sa mga tao na kunwari pinadala ng Panginoon Diyos, ano ba ang inyong motibo o ano ba ang inyong nasa loob? Baka naman mamaya ay nag-i-spy na lang kayo sa loob ng bahay ng o tahanan ng isang kapatid. O baka naman mamaya, kayo pa ang magiging dahilan upang pagkawasak ng pamilya. Inaakala ninyo na kayo ay sugo ng Panginoon Diyos, pero take note, meron tayong ibang intention. Minsan, dala natin ang salita ng Diyos, pero ang nangyayari pala nito, mas gusto mong umangat dahil nangunguna na ang iyong planuhin kaysa sa nagsugo sa iyo. Kaya take note po, ito po ay para dun sa mga isinugo at dun sa mga dinatnan o inabutan o pinuntahan dun sa mismong bahay. Kaya ito po ay mga paalala sa ating lahat kung paano tayo magiging tunay na gantimpala ng ating Panginoong Diyos. At ang pangatlo ay, are you a giver? Tandaan ninyo, sino mang
magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isang maliit na ito. Dahil siya'y alagad ko, siya'y tatanggap ng gantimpala. Mga kapatid, binanggit ng Panginoon Diyos ito na bukal ang ating kalooban sa pagtulong, sa pagbibigay sa nangangailangan. Hindi po ito kailanman may kondisyon. Hindi po kailangan na ito ay may oras. Hindi po kailangan na ito ay dapat lang gawin dahil inuutos. Mga kapatid, dito minsan pumapasok yung ating mga kasabihan. Lalo na po pagkagabi. Hindi po ba? Yung mga kasabihan na ito ay siyang nagpapabagsak sa pananaw at sa salita ng Diyos na ating natutunan. Kasi minsan, gabi, may nanghihiram o nanghihingi sa inyo ng maisasain. Pero ano ang sabi? Gabi na. Hindi na kami pwede magbigay dahil gabi na, at ang kasabihan niya ay mamalasin daw pagka nagbigay siya ng gabi na. Either pera, bigas o ano pa mamang bagay, at pababalikin pa kinabukasan. Mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon, kung sino man sa mga maliliit na ito magbigay ng isang basong malamig na tubig, walang binanggit ang Panginoon kung anong araw at oras, kung gabi at kung hating gabi o madaling araw, kung hindi doon sa mga taong nangangailangan ay kailangan natin po silang tulungan. Mga kapatid, napakahirap po nang gagawin kung siya ay pupunta sa inyong bahay. Isipin nyo, naisip niya na kayo ang lapitan sa inaakalang kayo ang makapagbibigay sa kanya ng kanyang pangailangan. Mahirap po yun. Pero dahil inuutos sa atin ng ating Panginoon Diyos, ay walang kondisyon ang kailangang pagbibigay po natin. At ang nagbigay kailanman ay hindi naghahanap ng balik, kung hindi ang intensyon niya ay dahil bunga ng kanyang pananampalataya, kaya siya nagbibigay. Mga kapatid, iba po yung gumagawa ng kabutihan kaysa doon sa bunga ng pananampalataya. Kung gumagawa ka ng kabutihan, kahit wala kang Kristo, kahit wala kang Diyos sa buhay, kaya nating gawin yan. Kung ikaw naman ay nasa Panginoon Diyos, ito na po yung bunga ng pagkilala mo at kailangan mong tumulong sa nangangailangan. Isa pa, kaya nga lumapit sa iyo dahil alam nilang meron kayo bibigay. At isa pa, alam nilang ikaw ay nasa Panginoon. Dahil alam natin na ang Panginoon ay hindi nagpapabaya doon sa mga taong mapagbigay o tinatawag na giver. Sabi nga, bless the giver. Kaya hanggat maaari tayo, kahit walang mga ipon, yung tayo makapagpasaya ng tao at makatulong sa maliit na bagay. Kaya ang channel pa rin na ito ay nawa'y maging daan ito ng pagpapala ng ating Panginoon Diyos. At maging kayo na nanonood at patuloy na nagsusubscribe, yung kayo po ay maging bahagi sa ating journey na ito. Mga kapatid, mga magulang, ang tunay na gantimpala ay nagmumula sa Diyos. Kailanman, hindi niya tayo pababayaan. Malay mo, baka ikaw, minsan, ang ipadala ng Panginoon Diyos. Saan? Sa pamilya mo, sa community, sa mga kaibigan, sa lahat ng iyong nasasakupan. At ikaw na rin ang magkakaloob sa kanila dahil patuloy kang pagpapalay ng ating Panginoon Diyos. Sa pangalan ng Ama ng Anak, Banal na Espiritu Santo. Amen. At amen.